Panay, huwandigay niyo mukhang busog. Busog kayo ah. Wala akong ulam ninyo. Oh. Inihaw na kalapate. What's up mga katrops? Narito muli ang inyong lingkod na si Kuya Marvin at welcome back sa aking channel, Tenro 21. For today's video, samahan niyo ako at pupuntahan natin si Chubilo o yung caretaker ng aming lupa sa bundok. Tatanungin natin siya kung meron na bang mga bunga yung puno ng avocado doon sa kaingin namin at yung ilang mga puno ng langka. Dahil sa pagkakaalam ko, ngayon yata yung season ng mga langka at avocado. Pero ang isa talaga sa mga nagiging problema kung bakit nauudlot ang pagtutuloy ng pagbubunga o paglaki ng bunga ng mga puno ng langka, saging at avocado sa kainin namin kasi nga ito ay dahil sa mga unggoy. Walang halong biro pero talagang yan po talaga ang nagiging dahilan kung bakit nauubos o naaagad ang bunga ng mga prutas namin sa bundok kasi nga bubot pa o hindi pa ganun kagulang yung mga prutas, kinakain na kaagad ng mga unggoy. So ngayon, samahan nyo na ako at puntahan na natin. Ewan ko lang kung madadatnan natin si Chubilo doon sa bahay nila. Kasi minsan nga, nasa bundok siya at nagbabantay ng lupa doon. O minsan naguhuling siya doon. Pero para makasigurado tayo, tingnan natin. Let's go! Yan po si Butter. Ngingat-ngat na naman yung basahan. Ngingat-ngat na naman yung doormat. Butter, ibalik mo yan. Doon. Bitawan mo yan. Yan si Butter. Magandang araw sa inyo, mga ine. Pabili nga po na ice candy. Gaya mo nga si Michael Jordan. Sige. Yan. Dito po tayo. Madadaan tayo dito kay Ate V. Ate V, kamusta ka naman? Pere. Mukhang lumalaki na ang kita mo sa tindahan mo. May na pa rin naman. Balita ako, nagbabalot ka raw ng mga bato. Si Ate B, siya po yung may-ari ng unggoy na na-vlog ko noon. At yung unggoy po na tinutukoy ko ay ito lang po. Ayan. Miki! How are you? Kamusta ka na? Ayan po yung mga itlog. Balita ko, nagmahal na raw ang itlog ngayon. Oo, talaga mahal na. That is, size, ngayon 7, ngayon 8. Yeah. Para po sa kaalaman ng lahat, si Ate B po, siya po ay eksperto sa larangan ng itlog. Correct. Ilan taon na po ba kayo humahawak ng itlog? Ako, napakadagal. Hanggang ngayon, lumahawak para na itlog. Hindi po. Baka magkababuyan pa tayo dito. Yan, nakakamot pa si Mickey. Panoorin niyo po sa isang vlog ko yung tungkol dito sa unggoy na to, sa istorya nitong unggoy na to. At malalaman ninyo kung bakit siya napunta dito. Very interesting topic. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo para makarating na tayo sa bahay ni Chubilo. Yan, dito po. Pag bago tayo makarating, madadaanan po natin. May tinda ba kayong snowball? Si Jimmy. Hindi po ninyo natatanong. Siya po ang Stephen Carey ng aming barangay. Pag tumira po iyan kahit nakatalikod, pasok. Tatanong lang Marvin. Tayo. Batihin mo naman ang mga viewers natin sa aking vlog.
Yan po ang kumanta ng Too Much Love Will Kill You. Yan. Aso, makikiraan. Tadaan lang ako, ha. Baka marabis tayo. Yan. Dito po sa ating kapaligiran ay may makikita tayo dyan ng mga manukan. Panabong, ano. Dapat mag-ingat at baka magaya kayo dyan sa mga nag-online sabong na nawala. Iyay! Hello! Bago tayo makapunta sa bahay ni Chubilo, madadaan muna tayo rito sa bahay ni Ate Kuro. Ayan, nadaan po tayo kay Ate Kuro. Tingnan nyo naman ang kanyang kagandahan. Ayan, Ayan Isabel. Balita ko may time machine daw kayo dito. Ito po ang ebidensya na may time machine. Iyay! Bakit ba naman problema sa health mo? Well, ano? Yung problema, yung hindi ka, basta, ano? Ano para ang maganda dyan, ano? Betracin. Lalakad na po ulit tayo, papunta kay Chubilo. Pinadaanan po tayo isang Ibong Martinez. Anong pangalan niyan, boy? Ha? Puto. Wuto. Ah. May pipit pa. Ano yung pipit? Inakay pa. Patingin. Anong pangalan niyang pipit mo? Ang pangalan mo si Pipito. Saan nakuha yung pareho? Ito po, sa ano po? Sa taas ng poste. Wala pa po magkano nakita. Ah, ngayon lumaki na siya. Opo, nalagawan po ni tatay. Kasi ito po, nakita po sa mga gawa. Mababa po na po. Ah, wala mong kapatid? Wala. Meron po tatlo. Dakay sa inyo po, tsaka kayan din. Lahat naman buhay. Opo. Okay. Yung isa po, binalik po sa pugod. Balit pa po kasi. So dito po ang daan papunta sa bahay ni Chubilo. Patuloy lang po tayo sa paglalakad. Masasaksihan na natin. Uy, uy, parang natatanaw ko na. Ayan po si Chubilo. Chubilo. Ayan, si Chubilo ang aming caretaker ng aming kaingin. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, mga katrops. Ngayon po ay katabi ko na ang caretaker ng aming lupa sa bundok na walang iba kundi si Chubilo. Ang gusto ko kayo mo. Chubilo, hindi ba kayo lasing? Hindi ba? Matapat, nakatiwala na aming lupa sa bundok. At hindi po ako nagkakamay. Ilan taon na ba kayo na nag-aalaga ng lupa sa bundok? Okay, 30 years. Sa 30 years na pag-aalaga mo sa bundok, sa lupa natin sa bundok, may karanasan ka na ba tungkol sa yung mga kababalaghan? Meron. May lupa. Kumusta naman yung ating abokado at langka sa mundo? Walang bungo eh. Naroon akong pangal eh. Walang pagsasagin, wala. Sa tingin mo ano nagiging dahilan at naagad ang bunga nito? Ayun, walang sinakan mo naman mo ting. Matching. Matching. Yung pong puso na saging at langka na hilaw pa, isa po sa dahilan kung bakit yan po ay napipitas ng kung sino man ay dahil ito po ay sinasama nila sangkap sa lutuin. Chubilo, bakit po ba Chubilo ang naging tawag sa inyo? Chubilo ako. Hindi po kaya kayo tinawag na Chubilo dahil mahilig kayo sa ginataang bilo-bilo.
Napasin ko meron po din kayong langka dito sa inyong bakuran. Ilang taong, may ilang taong na po itong langka na ito? Mga 50 na eh. Taon. 50 years. Mas matanda pa pala sa akin yung langka na yan. Ano po ba yung mga nakatanim na prutas natin dun sa lupa natin sa bundok? Kasi nung buhay pa si tatay, tinanong ko siya nun, pero marami na nga raw na mga namatay na mga puno ng prutas doon sa kaingin natin. Pero ang isa sa hindi nawawala dyan, yung langkaan. Santol, langka. Ano pa? Saging. Saging. At? Marano eh. Avocado. Avocado. Alam niyo po ba sa English yung avocado? Lawyer. Meron po dito na ibon. Na ito pong ibon na to ay nakuha nitong isang bata rito. Makita po ito ni Chelsea. Tapos ano po, pinakuha po rin sa amin ni nanay nanding po. Ito pong... Pikit yata. Ganyan lang kalaki yan. Ito pong ibon na to, ito po ang tinatawag na agila. Ang maliit eh. Ay, agila yan. Ilang taon na po kayo, Chubilo? 75 years old na po si Chubilo, pero minsan tinanong ko po siya kung Chubilo, hindi po ba kayo napapagod sa pag-ahon kasi may edad na kayo para magbantay ng lupa namin sa kaingin. Pero ang reason panganay po ni Chubilo ay mas panganay. Nakakaramdam po daw siya ng kapaguran po yung sa kapabahay. Pangalawa yung nakay sa inyo. Yan ko yung kakay. Para mo yung nahihirapan nilang nakaano lang. Nakaupo lang. May uling pa mo kayo. Wala naman makakaon. Bakit ayaw yung iuling yung puno ng saging? Alam mo, siya ba uli? Ano yung uli? Nakapagpa-x-ray na po ba kayo? Nakapagpa-x-ray. Sa totoo lang po ito, si Chubilo siya po ay best friend ng aking yumaong ama. Si tatay ay nabubuhay pa. Ay, si Chubilo po ang nagturo kay tatay kung paano mag-inom. Panay Juan, digay nyo. Mukhang usog kayo ah. Wala akong ulam ninyo. Inihaw na kalapati. Ayungin. Ayung. Yung pong ayungin, isa po itong uri ng isda dito sa aming lugar. At ito yung napakalinamnam. Kaya kong masarap niya, sigang. Yaksiw. Kaya kong masarap na luto. Dito po kasi sa aming lugar, bukod po sa malapit kami sa bundok, nandiyan lang po sa bandang libis namin yung lawa. Talagang napapaligiran kami ng likas na yaman. Maiba po tayo. Balita ko po nung kayo ay marami daw kayong binasted na chicks noon. Ay, hindi ako. Magkakaroon po ng eksena si Chubilo sa ang probinsya nung siya po ang papatay kay Cardo Dalisay. At ang ipampapatay po niya kay Cardo ay heto po. May tanong po ako sa inyo. Ano po ba ang gamit niyong lotion? Ganito lang. Natural. Natural. Isa po sa nakaugalian dito sa aming lugar ay ang pag-aalaga ng mga sisiw na bantis kung tawagin o yung 45 days chicken dahil ano pong balak na luto niyong gawin dito sa mga manok na ito? Pagdireta o sinigang sa pineapple juice. Pineapple juice eh. Kare-kareng palong. May palawang kare-kareng palong. At ang pinakamasarap po na sangkap sa tinolang manok ay ang tari. Mabibitikan. Maraming salamat, Chubilo, sa inyong pagpapaunlak sa aking interview. Si Chubilo po, ito po ay napakabait na tao. Hindi po ito pumapatay.
kaya pa po niyang magtugpa ng sabay-sabay 10 puno ng kawayan. Ang dami yun. Tatlo na ako naman. Tatlo na ako. Dahil po dyan, tanggapin niyo po. Regarding sa iyong bonus, alam mo na yun? Antayin ulit ang December. Okay, salamat sa mga nagawa ni Marvin. Pakagusta niyo muna mag-trosin pa na yung kamas. Marami lang. Mayroon pong humabol, mga katrops. Ito po. Ayan, si Marimar. Saka ba galing, Marimar? Nagapa ka, mga kapitan. Kahit na 20 lang ang ano, isang ulo. Pag-uwi na po tayo, mga katrops. Uy. Ito, white lady.